Huwag kalimutan mag-subscribe, hit ang like at notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong upload. 5, 4, 3, 2, 2. At sumabay sa araling panlipunan, ihanda ang isipan sa ating talakyan sa Panatics. Unlimited ang knowledge. Alright, that's right. Halina tunghayan talakyang kapakipakinabang, bagong kaalaman sa araling panlipunan sa Panatics. Unlimited ang knowledge sa Panatics. Isang magandang araw sa ating mga minamahal na mag-aral mula sa ikasyam na baitan. Ito ang inyong para lang panghimpapawid sa araling panlipunan. Panatics. Limited ang knowledge. Ako ang inyong lingkod, Teacher Leo, mula sa Quezon Panitian National High School. Ako ang inyong makakasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Maligayang pakikinig at maalam na araw, mga ginigiliw naming mga mag-aaral. Kumusta, mga ginigiliw naming mag-aaral? Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Kung gayon, maaari na kayong pumwesto sa inyong pinakakomportabling lugar sa loob ng inyong tahanan. Nakapagmeryenda na ba kayo? Naniniwala ako na masigit kayong matututo kapag may laman ang tiyan at handa kayo sa araw na ito. Tama ba ako? Alright! That's alright! Tama! Masigit na magiging masigla ang isip at katawan kapag kumakain tayo ng masusustansyang pagkain sa tamang oras. Sabayan niyo ako sa aking sasabihin bilang paghahanda sa pakikinig. Kami ang mga makabagong henerasyong tutugon sa bagong normal na edukasyon. Sa puntong ito, maaari ninyong kunin at ilabas ang inyong module para sa ating ika-apat na aralin sa ikalawang kwarter. Okay, let's go! Ang paksang ating pag-aaralan ay tungkol sa ang pamilihan at iba't ibang istruktura nito. Uulitin ko, ang paksang ating pag-aaralan ay tungkol sa ang pamilihan at iba't ibang istruktura nito. Dahil ito ang ika-apat na module sa araling panlipunan, mayroon akong katanungan tungkol sa inyong pinag-aralan na may kaugnayan sa natutunan mo sa ikatlong module na ating pinalakay. Maaaring mong sagutan ang balikan natin sa pahina 3 ng inyong module. Pagbibigyan ko kayong gawin ito sa loob lamang ng 1 minuto. Nagbabalik ang programang Panatics makalipas ang Panatics Trivia of the Day. Panatics Trivia of the Day. Alam nyo ba na ang pamilihan ay kilala rin sa tawag na merkado sa salitang Espanyol? Aha! Ito ay isang pook na kung saan pumupunta ang mga tao at ang mekanismo na kung saan nagtatagpo ang consumer at producer. Kapag may mga bagay na ibibenta ang tao, nagtatatag sila ng isang puok pamilihan o puok pakyawan, katulad ng palengke, tiangge, talipapa, baraka, tindahan, kabiyawan, parian, perya, at emporium. Yan ang ating trivia of the day. Nakikinig ka na nga, may natutunan ka pa. Dito lang sa Panatics, Unlimited ang knowledge. Binabati ko kayo sapagkat nasagutan nyo ang gawait.
na subukan ang iyong sariling pag-unawa sa pagsagot sa konsepto ng demand at supply. Ngayon, ay subukan muna natin ang iyong kalaman tungkol sa paksa sa pamamagitan ng paunang pagtataya. Okay, let's go! Mayroon akong 5 katanungan na inihanda para sa inyo. Ang gagawin nyo lamang ay isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong mga kwaderno. Ihanda ang mga kagamitan at ang inyong kaisipan sa pagsisimula ng pagtataya. Maaari nyong sundan ang tanong sa inyong hawak na module mula sa pahina 1 hanggang 2. Narito ang unang katanungan. Ang pamilihang may ganap na kompetisyon ang sinasabing pinakamodelong estruktura ng pamilihan dahil sa dami ng nagbebenta o dami ng consumer. Ang sumusunod ay katangian ng estrukturang ito maliban sa... Narito ang inyong maaaring sagot. A. Malayang talakalan sa bilihan. B. May kakaibang produkto. C. Maraming producer at consumer. D. Malayang paggalaw ng mga sangkap pamproduksyon. Ang pamilihang may ganap na kompetisyon ang sinasabing pinakamodelong estruktura ng pamilihan dahil sa dami ng nagbebenta o dami ng consumer. Ang sumusunod ay katangian ng estrukturang ito maliban sa A. Malayang talakalan sa bilihan. B. May kakaibang produkto. C. Maraming producer at consumer. D. Malayang paggalaw ng mga sangkap pamproduksyon. Ikalawang tanong. Ang pamilihan ay sinasabing may ganap na kompetisyon kapag ang sinumang producer ay walang kapangyarihan na palitan o baguhin ang presyo sa pamilihan. Paano nakakatulong ang ganap na kompetisyon sa pamilihan? Uulitin ko. Ang pamilihan ay sinasabing may ganap na kompetisyon kapag ang sinumang producer ay walang kapangyarihan na palitan o baguhin ang presyo sa pamilihan. Paano nakakatulong ang ganap na kompetisyon sa pamilihan? A. Sumisigla ang kompetisyon sa pamilihan dahil marami ang consumer at producer. B. Napapababa ng producer ang kalidad ng kanilang produkto. C. Nakakakuha ng malaking tubo ang producer. D. Hindi nakakaikay sa producer ang pagpasok ng produkto. A. Sumisigla ang kompetisyon sa pamilihan dahil marami ang consumer at producer. B. Napapababa ng producer ang kalidad ng kanilang produkto. C. Nakakakuha ng malaking tubo ang producer. D. Hindi nakakaikay sa producer ang pagpasok ng produkto. Ikatlong tanong. Sa estrukturang ito, hawak ng isang kamay lamang ang paggalaw sa presyo sa pamilihan. Sa estrukturang ito, hawak ng isang kamay lamang ang pagpapagalaw sa presyo sa pamilihan. A. Monopolyo. B. Oligopolyo. C. Monopsonyo. D. Ganap na kompetisyon. A. Monopolyo. B. Oligopolyo. C. Monopsonyo. D. Ganap na kompetisyon. Ipahinga muna ang isip bago ko basahin ang 4 na katanungan. Katangian ng isang strukturang ito na siya ang taga-konsumo sa produkto at serbisyo ng maraming producer. Katangian ng isang strukturang ito na siya ang taga-konsumo sa produkto at serbisyo ng maraming producer. A.
oligopolyo, B, monopsonyo, C, monopolyo, D, monopolistikong kompetisyon, A, oligopolyo, B, monopsonyo, C, monopolyo, D, monopolistikong kompetisyon. Panguling tanong. Sa ganap na kompetisyon ng istruktura ng pamilihan, may maraming mapagpipiliang produkto. Nalilito ka sa pagpili kung ano ang bibilin mo. Paano mo masasabi na ikaw ay lumili ka ng tamang desisyon sa pagbili ng nagustuhang produkto? Sa ganap na kompetisyon ng istruktura ng pamilihan, may maraming mapagpipiliang produkto. Nalilito ka sa pagpili kung ano ang bibilin mo. Paano mo masabi na ikaw ay lumili ka ng tamang desisyon sa pagbili ng nagustuhang produkto? Narito ang iyong mga pagpipiliang sagot. A. Binibili ang produktong sapat lamang sa pangangailangan. B. Binibili ang produktong may murang presyo. C. Binibili ang produktong may magandang itsura. D. Sinusuri kung nasa tama ba o wastong sukat at timbang ang produkto. A. Binibili ang mga produktong sapat lamang sa pangangailangan. B. Binibili ang mga produktong may murang presyo. C. Binibili ang mga produktong may magandang itsura. D. Sinusuri kung nasa tama ba o wastong sukat ang timbang ng produkto. Alam kong naintindihan at nasagot ninyo ang ating mga naging katanungan. Ngayon naman ay ating alamin kung tama nga ba ang inyong mga sinulat na sagot sa bawat bilang. Lagyan ng check ang bilang kung tama ang inyong mga sinulat na letra sa sagot. At lagyan ng i-press kung mali naman ang inyong mga sinulat na letra ng sagot. Para sa unang tanong, ang tamang sagot ay letrang D. Kalawa naman ay letrang A. Sa ikatlo ay letrang C. Sa ikaapat ay letrang B. At ang sagot sa uling bilang ay letrang D. Ilan ang mga nakuhang puntos sa ginawang pagwawasto? Mahusay. Binabati ko kayo sa pagtatapos ng ating unang pagsubok. Binabati ko si Wiking de la Cruz at Anilus Guimaras ng Grade 9 Gold na nakakuha ng tamang sagot sa ating Aparatics Unlimited ng Knowledge Question of the Day sa ating Module 3, Week 5. Binabati ko kayo dahil nasagutan ninyo ang ating paunang pagtataya. Huwag kayong mag-alala kung hindi ito ng sagot ng tama, dahil masasagot yan sa pagpapatuloy ng ating aralin. Oh yeah! Sa ating unang naging pagtataya, nais lamang naming alamin kung may paunang kalaman na ba kayo para sa ating magiging aralin. At kung may mga hindi kayo naintindihan, ay atin ito siyang mabibigang linaw sa mga susunod na gawain. Ngayon naman, sabay-sabay nating subaybayan ang ating mga susunod pang gawain. Handa na ba kayo?
ilang saglit na lamang ay ibabahagi ko na sa inyo ang ating aralin sa ika-apat na module. Alam kong handa na kayo sa ating aralin ngayong araw. Nais kong magpakilala sa inyo, ako si Teacher Leo mula sa Quezon Panitian National High School. Ako ang maghatid sa inyo ng kalaman tungkol sa ang pamilyan at iba't ibang istruktura nito. Sumabay sa araling panlipunan, ihanda ang isipan sa ating talakyan sa Panatics. Unlimited ang knowledge. Alright, that's alright. Halina tong hayan, talakyan kapakipakinabang, bagong kaalaman sa araling panlipunan sa Panatics. Unlimited ang knowledge sa Panatics. Isang makaekonomiyang araw mga mag-aral sa ikasyam na baitang. Ako ang iyong makakasama sa pagtatalakay sa ika-apat na module sa ikalawang quarter sa Araling Panlipunan 9. Ngayon ay pag-uusapan natin ang pamilyan at ang iba't ibang istruktura nito. Aha! Sa pagtatapos ng ating talakayan sa araling ito ay masusuri ang kahulugan at iba't ibang istruktura ng pamilyan. Sumabay sa araling panlipunan, ihanda ang isipan sa ating talakyan sa Panatics. Unlimited ang knowledge. Alright, that's alright. Halina tong hayan, talakyang kapakipakinabang, bagong kaalaman sa araling panlipunan sa Panatics. Unlimited ang knowledge sa Panatics. Ang pamilyan ay may mahalagang bahagi sa buhay ng producer at consumer. Ito ay isang mekanismo o lugar na nagtatagpo ang mga mamimili at nagtitinda ng mga produkto. Aha! Ito ang nagsisilbing lugar kung saan nakakamit ng isang consumer ang sagot sa marami niyang pangangailangan. At kagustuhan sa pamamagitan ng mga produkto at serbisyo handa at kaya niyang ikonsumo. Alright! That's alright! Sa kabilang dako, ang producer ang siyang nagsisilbing tagapag-utos ng mga serbisyo at produkto upang ikonsumo ng mga tao. Sa pamilyan, itinatakda kung anong produkto at serbisyo ang gagawin at kung gaano ito karami. May dalawang pangunahing tauhan sa pamilyan. Ang consumer at producer. Aha! Ang consumer ang bumibili ng mga produktong gawa ng mga producer. Alright, that's alright. Samantalang ang producer naman ang gumagawa ng mga produktong kailangan ng mga consumer sa pamamagitan ng salik ng produksyon na pagmamay-ari ng mga sambahayan. Aha! Ang pamilyan ay maaaring lokal, panrehiyon, pambansa, o pandaigdigan ang lawak. Ang palengke ay tumutukoy sa istruktura kung saan nagaganap ang bintahan ng produkto at serbisyo. Aha! Samantalang ang pamilyan ay isang pamamaraan kung saan ang mga mamimili at nagbibili ay nagkakaroon ng ugnayan upang bumili at magbili ng produkto o serbisyo.
Ang salitang pamilihan ay tumutukoy rin sa isang lugar kung saan nagaganap ang palitan ng produkto at serbisyo. Sa economics, ang pamilihan ay sumasaklaw hindi lamang sa lugar ng bintahan, kundi pati na rin sa transaksyong namamagitan sa mamimili at nagbibili. Ayon kay HarperCollins Dictionary of Economics, ito ay isang mekanismo ng palitan sa pagitan ng mamimili at nagbibili. Maliwanag na kahit sang lokasyon ay maaaring magkaroon ng pamilihan kahit hindi sa loob ng palengke. Ang istruktura ng pamilihan ay tumutukoy sa balangkas na umiiral sa sistema ng merkado, kung saan ipinapakita ang ugnayan ng consumer at producer. Ito ay nahati sa dalawang pangunahing balangkas. Ang pamilihan na may ganap na kompetisyon o perfect competitive market, at ang pamilihang hindi ganap na kompetisyon o imperfectly competitive market. Una, pamilihang may ganap na kompetisyon. Ito ang istruktura ng pamilya na kinilala bilang modelo o ideal. Sa ilalim ng ganitong sistema, walang sinuman sa producer at consumer ang maring makakontrol sa takbo ng pamilya, partikular sa presyo. Ito ay nangangalugan, hindi kayang idikta ng isang producer at consumer ng mag-isa ang presyo. Sa panig ng producer, hindi nila ito kayang kontrolin sapagkat maraming nagtitinda ng magkakapareho uri ng produkto at serbisyo sa pamilihan. Dahil dito, ang mga consumer ay may pamimilian kung saan at kanino bibili ng isang partikular na produkto o serbisyo. Ang pamilihang may ganap na kompetisyon ay may sumusunod na katangian. Una, maraming maliit na consumer at producer. Pangalawa, magkakatulad ang produkto o homogeneous. Pangatlo, malayang paggalaw ng sangkap ng produksyon. Pang-apat, malayang pagpasok at paglabas sa industriya. At panguli, malaya ang impormasyon ukol sa pamilihan. Maraming maliit na consumer at producer dahil marami at maliit ang consumer at producer. Walang kakayahang maimpluwensya ng presyo na papabor sa interes ng sinuman sa pamilihan. Magkakatulad ang produkto o homogeneous, ito'y nangangalugang maraming produkto na magkakatulad kaya't ang consumer ay maraming pagpipilian. Halimbawa, ang saging na galing ng Barangay Malatgaw ay walang pagkakaiba sa saging na galing dito sa Barangay Panitian. Malayang paggalaw ng sangkap ng produksyon. Dahil walang direktang may kontrol sa salik ng produksyon, maraming mapagkukunan ng sangkap para makabuo ng mga produkto. Bunga nito, maraming produkto ang nagkakatulad na maaaring ipagbili sa pamilihan. Malayang pagpasok at paglabas sa industriya. Ang pamilihang partikular na ang sistema ng pagninegosyo ay bukas sa lahat ng mga kapasidad na maibahagi. Walang kakayahan ng mga dating producer na sila ay hadlangan o pagbawalan sa pagpasok sa pamilihan. Ito'y nakakatulong upang paigtingin ang kompetisyon sa pamilihan na nagdudulot para siguruhin ang mga producer na ang kanilang mga produkto ay may mataas na kalidad at tamang presyo upang tangkilikin ng mga consumer. Malaya ang impormasyon ukol sa pamilihan dahil ang sistema ay malaya. Ang pagdalo ng impormasyon lalo na sa pagtatakda ng presyo at dami ay bukas para sa kaalaman ng lahat. Maaaring makakagawa at makabibenta ang isang producer sa pamilya. Ganyan din ang mga consumer na malaya kung bibili at hindi bibili ng mga produkto at serbisyo sa pamilya. Pangatlo,
Pangalawa, pamilyang may diganap na kompetisyon. Ang sumusunod na anyo ang bumubuo sa pamilyang may diganap na kompetisyon. Una, monopolyo. Pangalawa, monopsonyo. Pangatlo, oligopolyo. At pang-apat, monopolistic competition. Ang monopolyo, ito ay uri ng pamilya na isa lamang ang producer na gumagawa ng produkto at nagbibigay serbisyo, kung kaya't walang pamalit o kahalili. Aha! Uulitin ko, ito ay uri ng pamilya na isa lamang ang producer na gumagawa ng produkto at nagbibigay ng serbisyo, kung kaya't walang pamalit at kahalili. Dahil dito, siya ay may kakayang impluensyahan ang pagtatakda ng presyo sa pamilya. Sa ganitong kadahilanan, ang mga consumer ay napipilitang tanggapin na lamang ang pagiging makapangyarihan ng mga monopolista. Dahil wala nang ibang mapagpilian at nag-iisa lamang ang produkto at serbisyo sa pamilya. Aha! Ang mga limbawa ng producer na nasa ganitong uri ay mga kumpanya ng kuryente sa aspeto ng transmission at tubig dito sa bayan ng Quezon. Ang mga pangunahing katangian ng monopolyo ay ang mga sumusunod. Una, iisa ang nagtitinda. Pangalawa, produkto na walang kapalit. Pangatlo, kakayahang hadlangan ng kalaban. Pangalawa, monopsonyo. Sa ganitong uri ng pamilyan, mayroon lamang isang consumer ngunit maraming producer ng produkto o serbisyo. Aha! Uultim ko, sa ganitong uri ng pamilyan, mayroon lamang isang consumer ngunit maraming producer ng produkto at serbisyo. Sa ganitong kalagayan, may kapangyarihan ng consumer na maimpluwensyahan ang presyo sa pamilya. Aha! Ang mabisang halimbawa ng ganitong anyo ng pamilyan ay ang pamahalaan na nag-iisang kumukuha ng serbisyo at nagpapasahod sa mga organiko at di-organikong personahe ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, mga guro ng DepEd, mga nurse ng Department of Health, at traffic enforcer ng Metro Manila Development Authority. At iba pang kawanin ng publikong sektor ay strukturang monopsonyo sa dahilan iisa lang ang kumukuha ng kanilang serbisyo. Aha! Dahil ang pamahalaan ay nag-iisang kumukuha ng serbisyo ng mga nabanggit bilang mga empleyado, ito ay may direktang kapangyarihan na magtakda ng halaga ng pasahod sa mga ito. Alright! That's right! Pangatlo, oligopolyo. Ito ay isang uri ng istruktura ng pamilyan na may maliit na bilang o ilan lamang na producer ang nagbebenta ng magkakatulad o magkakaugnay na produkto at serbisyo. Aha! Sa ganitong uri ng pamilyan, may kakayahan ang producer na may impluensyahan at madiktahan ang presyo na umiiral sa pamilyan. Aha! Ilan sa mga halimbawa ng ganitong uri ng produkto sa pamilyan ay ang semento, bakal, ginto, at petrolyo. Maaari din nilang gawin ang hoarding o pagtatago ng produkto upang magkulang ang supply sa pamilyan na magdudulot sa pagtaas ng pangkalahatang presyo nito. Oh no! Sa ganitong sistema, maaaring magkaroon ng pagkontrol o sabuatan ang mga negosyante na tinatawag na collusion. Aha! Ito ay nagaganap partikular sa mga presyo sa ilalim ng kartel o samahan ng mga oligopolista. Ang konsepto ng kartel ay nangangalaw ng pagkakaroon ng Alliance of Enterprises. Hindi pinahintulutan ng pagkakaroon ng kartel sa ating bansa upang mabigyan ng proteksyon at isulong ang kapakanan ng mga consumer ayon sa itinakda ng Consumer Act of the Philippines
o Republic Act 9374 na isinaad noong April 23, 2011. Pang-apat, monopolistic competition. Sa ilalim ng ganitong uri ng istruktura ng pamilyan, maraming kalahok na producer ang nagbibenta ng mga produkto sa pamilyan. Subalit, marami rin ang consumer. Aha! Ganyan pa man, may kapangyarihan pa rin sa pamilyan ang mga producer na magtakda ng presyo sa kanilang mga produkto. Dahil sa product differentiation, ang katangian ng mga produkto na ipagbili ay magkakapareho ngunit hindi eksaktong magkakahawig. Aha! Ang kanilang pagkakapareho ay maaaring sa uri ng produkto gaya ng shampoo, sabon, at toothpaste. Sila ay nagkakaiba sa packing, labeling, presentasyon, at maging sa lasa o flavor. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating aralin. Sana'y naunawa ninyo ang ating naging leksyon tungkol sa ang pamilihan at iba't ibang istruktura nito. Ako ang inyong naging guro sa radyo, Teacher Leo. Oh, yeah! Mula sa Quezon Panitian National High School para sa edukasyong pangipapawid sa Aralin Panlipunan 9, Appanatics, Unlimited ang Knowledge. Kung meron kayong nais tinawin tungkol sa ating leksyon, ay sasagutin natin iyan mamaya. Dahil magkakaroon pa rin tayo ng recap ng ating aralin. Maraming salamat mga gilyo naming mag-aaral sa paglalaan ng oras sa pakikinig. Naway marami kayong natutunan sa ating aralin. Kaya, pag-usayan ang iyong pagsusulit mamaya. Oh, yeah! Ugaliing makinig sa 107.7 Ipanahes FM Radio, ang radyo ng mga estudyanteng numero 1. Hey, this is Bruno Mars. Hello, it's Katy Perry, and you're listening to 107.7 Ipanahes FM Radio, ang radyo ng mga estudyanteng numero 1. Ugaliing makinig sa 107.7 Ipanahes FM Radio, ang radyo ng mga estudyanteng numero 1. Upang ipagpatuloy ang ating talakayan, ating balikan ang mga malagang impormasyon na ating tinalakay kanila. Nawa ay marami kayong natutunan mula sa aking pagtatalakay. Hindi lamang tayo nakapulot ng malagang impormasyon, nagbigay daan din ang pagtatalakay na ito upang mas lumawak ang ating kalaman tungkol sa ang pamilyan at iba't ibang istruktura nito. Upang higit nating maunawaan ang ating tinalakay, ako ay inyong muling samahan at muli nating balikan ang ating talakayan tungkol sa ang pamilyan at iba't ibang istruktura nito sa pamamagitan ng wika pagkatapos ng isang paalala. Magandang araw, Barangay Panitian. Magandang araw, Quezon Southern District. At sa lahat ng mga nakikinig sa kanilang mga tahanan, opisina o sasakyan. Ako po ang inyong lingkod, Nelson A. Garcia ng Quezon Panitian National High School, ang inyong kaagapay sa paghatid ng likalidad na edukasyon sa ating mga kabataan at sa mamamayan ng Barangay Panitian. Dulot ng pandemyang kinaharap ng ating bansa, nagbago din ang mga pamamaraan ng pagtuturo. Ang radio-based instruction ay isa lamang sa mga makabangong pamamaraan ng kagawaran upang maisulong ang edukasyon. Ito na ngayon ang inyong katuwang sa pag-aaral. Hinihiling ko po lamang sa inyong lahat, mga minamahal naming mag-aaral, mga magulang, at sa lahat ng ating mamamayan, ang suporta ninyo sa lahat ng mga programang ilulunsad ng ating mga guro dito sa ating mini FM radio station. Sinisiguro natin na walang batang maiiwan. Sama-sama tayo sa pag-abot para sa matagumpay na kinabukasan. Sa pakikipagtulungan nating lahat, makakamit natin ang dekalidad na edukasyon. Halina't sama-sama tayo sa pagsulong nito. Maraming salamat po.
nagbabalik ang ating programang Drusong Pangipapawid sa Rinig Panipunan 9. Apanatics, unlimited ang knowledge. Kasama ang inyong lingkod, Teacher Leo. Oh yeah! Ipinilawanag ko sa inyo na ang pamilyan ay may malagang papel o bahagi ng buhay ng producer at consumer. Isang mekanismo o lugar na nagtatagpo ang mga mamili at ang titingga ng produkto. Ito ay nagsisilbing lugar kung saan nakakamit ng isang consumer ang sagot sa marami niyang pangangailangan at kagustuhan sa pamagitan ng produkto at serbisyo handa o kaya niyang i-consume. Aha! Sa kabilang dako, ang mga producer ang siyang nagsisilbing tagapagustos ng mga serbisyo at produkto upang i-consume ng mga tao. Sa pamilyan, itinatanda kung anong produkto at serbisyo ang gagawin at kung gaano ito karami. Alright! That's alright! Mayroong dalawang pangunahing tauhan sa pamilyan ng consumer at producer. Ang consumer ang bumibili ng mga produktong gawa ng mga producer. Samantalang ang producer naman ang gumagawa ng mga produktong kailangan ng mga consumer sa pamagitan ng salik ng mga produksyon na pagmamay-ari ng mga sambayan. Natutunan din natin na ang struktura ng pamilyan ay tumutukoy sa balangkas na umiiral sa sistema ng merkado kung saan ipinapakita ang ugnayan ng consumer at producer. Aha! Ito ay nahati sa dalawang pangunahing balangkas. Ang pamilyan na may ganap na kompetisyon o perfectly competitive market at ang pamilyang hindi ganap na kompetisyon o imperfectly competitive market. Atin ding nalaman na ang pamilyang may ganap na kompetisyon ay may mga sumusunod na katangian. Una, maraming maliliit na producer at consumer. Pangalawa, magkakatulad ang mga produkto. Pangatlo, malayang paggalaw ng sangkap ng produksyon. Pang-apat, malayang pagpasok at paglabas sa industriya. At panghuli, malayang impormasyon ukol sa pamilyan. Natutunan din natin na may apat na anyo na bumubuo sa pamilyang may biganap na kompetisyon. Ang monopolyo, monopsonyo, oligopolyo, at monopolistic competition. At dyan nagtatapos ang ating recap. Marami ba kayong natutunan sa ating ginawang recap? Magaling! Dahil sa ating naging leksyon sa Impapawid, nakakalap tayo ng bagong impormasyon at lalong lumawak ang ating kalaman. Ang kalaman na ito ay maaaring ninyong ibahagi sa inyong mga kapatid, mga magulang, at mga kaibigan. Maaaring nyo rin magamit ang inyong kalaman sa ang pamilyan at sa iba't ibang struktura nito sa mga susunod pang aralin. Ngayong alam kong mas maraming impormasyon ang inyong nakuha sa ating ginawang recap at alam kong handa na kayo sa susunod nating gawain. Ngayon tapos na ang ating aralin, oras na para sukatin ang inyong mga natutunan sa pamamagitan ng panghuling pagtataya. Kumuha ng papel at ballpen para sa pagsusulit. Huwag kalimutang isulat ang iyong pangalan, seksyon, at petsa ngayong araw. Isulat ang subject, ang quarter, at bilang ng module sa inyong papel. Handa na ba kayo sa pagsusulit? Kung talagang handa na, ay itabi muna ang iyong mga notes at handout. Makinig sa aking panuto. Babasahin ko ng dalawang beses ang katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Handa na ba kayo? Kung talagang handa na, simulan na natin! Let the games begin!
Narito ang unang katanungan. Ang pamilyang may ganap na kompetisyon ang sinasabing pinakamodelong estruktura ng pamilyan. Dahil sa dami ng nagbebenta o dami ng consumer, ang sumusunod ay katangian ng estrukturang ito maliban sa... Narito ang inyong maaring sagot. A. Malayang talakalan sa bilihan. B. May kakaibang produkto. C. Maraming producer at consumer. D. Malayang paggalaw ng mga sangkap pamproduksyon. Ang pamilyang may ganap na kompetisyon ang sinasabing pinakamodelong estruktura ng pamilyan. Dahil sa dami ng nagbebenta o dami ng consumer, ang sumusunod ay katangian ng estrukturang ito maliban sa A. Malayang talakalan sa bilihan. B. May kakaibang produkto. C. Maraming producer at consumer. D. Malayang paggalaw ng mga sangkap pamproduksyon. Ikalawang tanong. Ang pamilyan ay sinasabing may ganap na kompetisyon kapag ang sinumang producer ay walang kapangyarihan na palitan o baguhin ang presyo sa pamilyan. Paano nakakatulong ang ganap na kompetisyon sa pamilyan? Uulitin ko. Ang pamilyan ay sinasabing may ganap na kompetisyon kapag ang sinumang producer ay walang kapangyarihan na palitan o baguhin ang presyo sa pamilyan. Paano nakakatulong ang ganap na kompetisyon sa pamilyan? A. Sumisigla ang kompetisyon sa pamilyan dahil marami ang consumer at producer. B. Napapababa ng producer ang kalidad ng kanilang produkto. C. Nakakakuha ng malaking tubo ang producer. D. Hindi nakakaikay sa producer ang pagpasok ng produkto. A. Sumisigla ang kompetisyon sa pamilyan dahil marami ang consumer at producer. B. Napapababa ng producer ang kalidad ng kanilang produkto. C. Nakakakuha ng malaking tubo ang producer. D. Hindi nakakaikay sa producer ang pagpasok ng produkto. Ikatlong tanong. Sa estrukturang ito, hawak ng isang kamay lamang ang paggalaw sa presyo sa pamilyan. Sa estrukturang ito, hawak ng isang kamay lamang ang pagpapagalaw sa presyo sa pamilyan. A. Monopolyo. B. Oligopolyo. C. Monopsonyo. D. Ganap na kompetisyon. A. Monopolyo. B. Oligopolyo. C. Monopsonyo. D. Ganap na kompetisyon. Ipahinga muna ang isip bago ko basahin ang ikaapat na katanungan. Katangian ng isang strukturang ito na siya ang taga-konsumo sa produkto at serbisyo ng maraming producer. Katangian ng isang strukturang ito na siya ang taga-konsumo sa produkto at serbisyo ng maraming producer. A. Oligopolyo. B. Monopsonyo. C. Monopolyo. D. Monopolistikong kompetisyon. A. Oligopolyo. B. Monopsonyo. C. Monopolyo. D. Monopolistikong kompetisyon. Panguling tanong. Sa ganap na kompetisyon ng istruktura ng pamilyan, may maraming mapagpipili ang produkto. Nalilito ka sa pagpili kung ano ang bibilin mo.
paano mo masasabi na ikaw ay lumili ka ng tamang desisyon sa pagbili ng nagustuhang produkto? Sa ganap na kompetisyon ng struktura ng pamilihan, may maraming mapagpipiliang produkto. Nalilito ka sa pagpili kung ano ang bibilin mo. Paano mo masabi na ikaw ay lumili ka ng tamang desisyon sa pagbili ng nagustuhang produkto? Narito ang iyong mga pagpipiliang sagot. A. Binibili ang produktong sapat lamang sa pangangailangan. B. Binibili ang produktong may murang presyo. C. Binibili ang produktong may magandang tekstura. D. Sinusuri kung nasa tama ba o wastong sukat at timbang ang produkto. A. Binibili ang mga produktong sapat lamang sa pangangailangan. B. Binibili ang mga produktong may murang presyo. C. Binibili ang mga produktong may magandang itsura. D. Sinusuri kung nasa tama ba o wastong sukat ang timbang ng produkto. Diyan nagtatapos ang ating maiksing pagsusulit. Binabati ko kayo dahil napagtanggapayan ninyo ang ating huling pagsubok. Nasagutan ba ninyo ang lahat ng mga katanungan? Siguruhing napunan ninyo ang mga puwang na kailangang sagutan, ha? Kung may tanong kayo o nais nawin, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating numero na makikita dyan sa inyong hawak na module. Maaari rin kayong makipag-unayan sa akin sa pamamagitan ng private message sa aking messenger. Maaari din kayong magpadala ng inyong mga refleksyon na may kaugnayan sa paksang ating napag-usapan ngayong araw na ito. Ang mapipili ay magkakaroon ng munting kantimpala. Huwag kalimutang ipasa ang inyong mga modules at sagutang papel ngayong Biyernes. Ngayon ay magkakaroon tayo ng patimpalak sa aking asignatura. Tatawagin itong Apanatics Question of the Day. Ang gagawin nyo ay sagutan ang aking itatanong sa inyo na may kaugnayan sa ating tinalakay. Pwede nyo itong sagutan sa pamamagitan ng pag-chat sa ating group chat, pag-text o pagtawag sa aking numero at pag-insay sa aking Facebook Messenger na makikita dyan sa inyong hawak na module. Oh yeah! Handa na ba kayo? Kung talagang handa na, narito ang katanungan. Magbigay ng dalawang katangian ng monopolyo. Uulitin ko, magbigay ng dalawang katangian ng monopolyo. Isang araw naman na puno ng kalaman ang ating napagtagumpayan. Upang higit na maunawaan pa ninyo ang ating aralin ukol sa ang pamilya at iba't ibang struktura nito, ay maaari ninyong basahin ang pahina bilang 4 hanggang 7 ng inyong module sa Araling Panlipunan 9. Nakalikit din dyan ang isang sanayang gawain sa pahina bilang 8, pagyamanin gawain 3, graphic organizer at pamprosesong tanong. Alright, that's alright. At gawain 5, market analysis o Venn diagram sa pahina 9. Maaari ninyong sagutan at gawin upang mas mahasa ang inyong galing sa asignaturang Araling Panlipunan 9. Alright, that's alright. Ang susunod nating aralin ay tungkol sa ugnayan ng pamilihan at pamahalaan. Siguruhin tumutok sa ating edukasyong pangimpapawid, Apanatics, Unlimited ang Knowledge. Tuwing araw ng Miyerkules, sa ganap na 10 hanggang 11 ng umaga, dito lang sa 107.7 Ipanais FM, ang radyo ng mga estudyanteng numero 1. Alright, that's alright. Hanggang sa muli, ako ang naman nakasama sa radyo, ako si Teacher Leo. Oh yeah! Ng Quezon Panitian National High School. Ako ang inyong naging kagapay sa radyo na nag-iwan ng katagang sa Apanatics. Laging unlimited ang knowledge. Wow!
Paalam! Hina't sumabay sa araling panlipunan, ihanda ang isipan sa ating talakyan sa Panatik. Unlimited ang knowledge. Alright, that's right. Halina tunghayan talakayang kapakipakinabang, bagong kaalaman sa araling panlipunan sa Panatik. Unlimited ang knowledge sa Panatik. Okay, everybody, listen up. More music all day, every day. Hey, this is Bruno Mars. Hello, it's Katy Perry, and you're listening to 107.7 Ipanahes FM Radio, ang radyo ng mga estudyanteng numero 1. Ugaliing makinig sa 107.7 Ipanahes FM Radio, ang radyo ng mga estudyanteng numero 1. Huwag kalimutan mag-subscribe, hit ang like at notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong upload. Sumabay sa araling panlipunan, ihanda ang isipan sa ating talakyan sa Panatik. Unlimited ang knowledge. Alright, that's right. Halina tunghayan talakyang kapakipakinabang, bagong kaalaman sa araling panlipunan sa Panatik. Unlimited ang knowledge sa Panatik.